bakit ngayon kinocontent mo kami? Kasi LBM ka ng 10 taon. Hindi na nakapagpigil si Rosmar dahil itong si Mystica ay tuloy-tuloy na binabanatan o sinisiraan itong si Diwata or yung Diwata Paris Overload. At sinupalpal siya ni Rosmar. Nako, nakahanap ka rin ng katapat, Mystica. Ano mo kaya sagutin tong banat ni Rosmar? Ito, panoorin natin. Sinabi pa na content lang doon pagbibigay ko ng 1M kay Diwata. Nakita niyo kung gano'n siya ka halos mangiyak-ngiyak na nung binigay ko yun sa kanya, di ba? Nakita niyo naman siguro, and sasabihin ba't daw sabag daw nilagay? Sabag kasi siguro baka wala siyang bank account. Tanungin niyo na lang, wala na akong pakialam. Kung peke, ang pagbibigay ko ng 1M kay Diwata, mag-LBM ako ng isang taon. Pero kung totoo, mag-LBM ka ng 10 taon. Kasi sasabihin pa na, kinocontent ko lang sa si Diwata dahil sikat. Eh bakit ngayon kinocontent mo kami? Kasi... Narinig mo yun, Mystica? Mag-LBM ka daw ng 10 taon. Grabe naman to si Rosmar. Huwag ka naman ganun. Kasi itong si Mystica kasi parang hindi naniniwala dito sa milyones na binigyan ni Rosmar kay Diwata. Parang lumalabas na hindi totoo. Scam daw. Parang ganun. Ay, tapos question pa, bakit sa bag lang ni Diwata? Alam nyo, yung kung nasa bag man, totoo mang nasa bag lang ni Diwata yung pera. Unang-una, kung businessman ka, ang pera po ng mga businessman hindi nakatambay sa bangko. Or ito si Diwata, wala pang bank account. Kasi alam natin kung siya, saan siya nanggaling o kailan lang siya kumita bago lang nag-viral yan. Si Diwata. Pero ang alam ko, sa marami akong kilalang mga negosyante, yung pera nila umiikot talaga sa business. Hindi po bihira sa kanila na itambay lang sa bangko. Siguro yung mga... hindi nakasama doon or extra na. Pero karamihan po, kagaya kay Diwata, may plano siyang magbukas ng branch. Siyempre, itambay pa niya doon. Baka meron na siyang pinagagastusan. Kagaya ngayon, may pinaghandaan siya sa susunod niya na branch, di ba? Eh, mas marunong pa to si Mystica. Ganyan ang mindset ng mga business. Pinapaikot yung pera. Or baka wala talaga siyang bank account. Ganun lang. Tapos sasabihin, hindi totoo yung millions ni ano na binigay. O, gaya Mystica ha. Ang hamon ni Rosmar, kung hindi man totoo yung ginawa ni Rosmar, mag-LBM ka daw ng 10 taon. At isa pa, sabi ni Rosmar, kung galit ka man kay Diwata, or ayaw mo na ngayon kay Rosmar, bakit mo nga sila kinokontent? Oh, pati yung mga, ano, pati yung mga basyo ni Diwata, bakit nyo kinokontent? Galit kayo sa tao, pero pinapanood nyo, inaabangan kung ano yung mali, tapos iko-content nyo. Lalo itong si Mystica. Hatak views, no? Mystica. Diba? Eh, magko-content na lang kayo, sisiraan nyo pa yung tao. Ba, sapul ka. Kasi si Rosmar, hindi na nakapagpigil talaga dyan sa mga banatan nyo eh. O, si Rosmar nang nakatapat mo. Mas maganda yan, babae sa babae. Eh, abangan natin ito kung anong sasabihin ulit ni Mystica. Kasi netong huli, may video siyang ginawa, hindi na binanggit yung Diwata. Iba na, ando na sa trabaho, nag-ikot-ikot sa kanyang trabaho, kung ano kanyang trabaho. Wala na, hindi man na gano'n. Pero abangan natin yan kung ano yung resback niya dyan kay Rosmar. Nako, magandang labanan to. Rosmar vs. Mystica. Ganito na lang. Thank you. Bye-bye.